December 25, 2022, isang naaagnas na bangkay ang nakita ng isang babae sa loob ng isang closet sa isang apartment sa Gyeonggi, South Korea. Ang kaso na ito ay ikinonek sa isang sikat na award-winning movie na Parasite, maging sa industriya din ng sikat na K-pop. Hindi makapaniwala ang mga mamamayan sa nangyaring krimen dahil kung pagbabatayan ang itsura, malayo na nagawa niya ang krimeng nagawa niya. Nasa itsura ba ang batayan kung may kakayahan ang isang tao na pumaslang? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Lee Ki-young. How to spot a psychopath or even a serial killer? Malalaman mo ba agad yon sa unang kita o pangalawa? Mahirap silang makita, kaya nga sila isang psychopath or serial killer, hindi ba? Magaling sila sa pananalita, mabuti ang kanilang ginagawa, higit lalo kung may stand out o maganda silang mukha. Kayang-kaya nilang makihalubilo at itago ang kanilang maskara, at kung idadagdag pa dyan ang magandang profesyon at kayamanan, game over na. Baka ilang mga biktima muna ang bilangin bago tuluyang sumambulat ang kanilang pinakatatagong lihim. Si Lee Ki-young na 31 years old ay nakatira sa Paju, Gyeonggi, South Korea. Siya ay may kasintahan na itago na lang natin sa pangalang Kara. Si Lee at Kara ay magkasintahan nang nasa about 4 months na at looking forward na magsama na sa iisang bubong. December 20, ang magkasintahan ay nagkaroon ng dinner kasama ang mga magulang ni Kara. Ang gabing yun ay one of a kind. Sa tingin ni Kara ay botong-boto ang kanyang mga magulang kay Lee. Si Lee naman kasi sa kanilang paningin ay isang responsable, mabait at mapera na binata. Bukod pa dyan ay sobrang attractive din ito na sa sobrang attractive nang sumabog ang kanyang ginawang krimen, ang ibinansag sa kanya ay the K-pop killer. After ng dinner, si Lee ay nagpaalam na sa kanyang kasintahan. Nang gabing yon, si Lee ay madaming nainom na alkohol. Sa kabila ng kanyang kalasingan, si Lee ay nag-drive pa din ng mag-isa pa uwi sa kanyang apartment at isang aksidente ang nangyari. Dahil sa kanyang kalasingan o sabihin na nating kapabayaan, si Lee ay nag-right turn on a red light. Isang taxi ang kanyang nakabanggaan, dahilan ng aksidente. Sa South Korea, napakalaking kasalanan ang driving under the influence o DUI. Marami ng mga celebrity na ang karir ay na-cancel dahil sa DUI. What more kung nagmaneho ka na nga ng lasing, nakabangga ka pa ng sasakyan. Mas mabigat na kaparusahan ang makukuha dyan. Sa kaso pa ni Lee, hindi ito ang first time. Siya ay nahuli na ng 4 na beses for DUI. November 2019, nahuli siyang mahuli at nasentensyahan ng 1 year in prison. Siya ay on a 2-year probation at suspended pa ang lisensya ng panahon na yun. Kaya kung mahuhuli muli siya for another DUI incident, higit na mas mabigat ang kanyang magiging parusa. Karaniwan din sa ganitong mga aksidente na ang mga nasasangkot ay nagkakasundo din. Pinapadaan na lang nila under the table. That way, hindi na mai-involve ang kapulisan. Makakasave din sila ng time dahil hindi na sila dadaan pa sa proseso at madadaan na lamang sa pera ang areglo. Sa pagkakataon na ito, alam na alam ni Lee na siya ay nasa alanganin. Kaya nag-offer siya na magbayad na lamang sa taxi driver para sa repair ng taxi nito plus a little amount na din bilang daños perwisyo. Ang taxi driver na tawagin na lang natin na si Mr. T, 60 years old, ay pumayag na lang din sa offer ni Lee. Bilang isang taxi driver na marami ng karanasan sa mga siga sa daan, ininawa na lang niya si Lee. Bukod kasi doon ay kailangan niya ding maghanap buhay. Kung papadaanin pa kasi sa insurance ang repair ng sasakyan, medyo matagal-tagal na hintayan yun.
Sa pangako na babayaran si Mr. T, sinabi ni Lee na wala siyang cash on hand. Kailangan niya daw munang umuwi sa kanyang apartment para kumuha ng pera, kaya pareho silang nag-drive sa kanilang sasakyan papunta sa kanyang apartment. Sa CCTV na ito, sila ay sumakay paakyat sa elevator na dalawa. At matapos lamang ng about 20 minutes, si Lee ay makikita muli sa elevator pababa ng mag-isa. Sa loob lamang ng 20 minutes ay nagawa niyang paslangin si Mr. T at itago ang katawan nito sa kanyang closet. Ang sumunod na ginawa ni Lee ay ang pagdispatsa sa taxi ni Mr. T. Dinilit niya ang nai-record sa black box at ipinarada ang taxi sa isang abandonadong lote na 1 kilometers lamang ang layo sa apartment. Sa pagpaslang kay Mr. T, si Lee ay nagawa pa na kumuha ng online credit loan amounting to 50 million won gamit ang credit card at ID ni Mr. T. Ang pera na ito ay ginamit niya sa pagpapasikat naman sa girlfriend niya na si Kara. Bumili siya ng napakamahal na singsing at dinala din ito sa luxurious hotel. Para naman maiwasan ang aberya sa pagkawala ni Mr. T, nagpanggap din si Lee bilang si Mr. T. Gamit ang phone nito, siya ay nagre-reply at nagte-text sa kapamilya nito na noon ay hindi na magkamayaw sa paghahanap sa kanilang hindi pa nakakauwi na kapamilya. Matapos ng 5 araw, umaga ng December 25, si Mr. T ay inireport na missing na ng kanyang pamilya. Bagamat may nare-receive pa silang text mula kay Mr. T, ang anak nito ay pinagdiinan sa kapulisan na hindi daw ganun mag-text ang kanyang ama. Alam niya ang style ng pagte-text nito at sigurado siya na ang nagre-reply sa mga text niya ay hindi ang kanyang ama. Sa apartment building naman ni Lee, may namumuong pagtataka sa kanyang mga kapitbahay. Si Lee ay isang heavy smoker at simula nang lumipat ito sa kanilang building, palagi na lamang silang nakakalanghap ng usok galing sa vent doon. Dito mga nakaraang araw, sa halip na usok ng sigarilyo, nakaamoy sila ng rosas. Kaya napaisip sila kung meron itong itinatagong baho sa loob ng apartment niya. Bumalik tayo kay Kara. Nang araw na inireport na si Mr. T na missing, si Kara naman ay nasa apartment ni Lee. Siya ay mag-isa at kalilipat lamang noon at nag-aayos ng kanyang mga gamit. Si Lee ay mayroong 3 pusa at 1 aso at naisip niya na nagugutom na ang mga ito kaya naghanap siya ng cat food para sa kanila. Nagsimula siya maghanap ng pagkain ngunit wala siyang nakita sa kitchen maging sa pantry. Sa kanyang paghahanap ay isang closet ang kanyang nakita sa may hallway na may tali pa ang handle. Maaring naisip niya na baka doon itinago ni Lee ang mga pagkain at sa kanyang curiosity na din sa kung bakit may tali ang mga handle, iyon ay kanyang binuksan at isang naaagnas na katawan ang kanyang natagpuan. Nabiglaman at natulala sa kanyang namasdan, si Kara ay agad na natauhan at tumawag sa police hotline. Agad na dumating sa apartment ang mga otoridad at agad din naman na na-identify ang pagkakakilanla nito na si Mr. T. Si Lee ay ang of course pangunahing suspect dahil sino pa ba nakita ang bangkay sa apartment niya. December 29, si Lee ay tuluyan ng inaresto. Sa kanyang version, sinabi ni Lee na matapos ibigay kay Mr. T ang pera, humingi pa daw ito ng mas higit pa. Nang wala nang maibigay pa si Lee, tinakot daw siya ni Mr. T na tatawag ng pulis, kaya nagawa niya ang krimen. Sa patuloy na pag-imbestiga ng mga otoridad kay Lee, nalaman nila na ang apartment na kanyang tinutuluyan ay hindi nakapangalan sa kanya. Ang apartment ay nakapangalan sa isang nagngangalang Miss J na nasa kanyang 50s. Sa kanilang pag-search kay Miss J, nalaman nila na ito ay missing since August 2022 pa. Nang tanungin nila si Lee tungkol kay Miss J, walang pag-aatubiling sinabi ni Lee na pinaslang din daw niya si Miss J. Si Lee at Miss J ay dating magkasintahan. Si Miss J ay mas matanda sa kanya ng 2 dekada
isang sugar mommy, kumbaga. Binigyan siya nito ng mamamahaling regalo at inimbitahan pa sa bahay nito. Minsan sila ay nagkaroon ng pagtatalo sa pera kung saan niya ito napas lang at itinapon sa ilog ang katawan. Siya ay nagpanggap din bilang si Miss J kung saan siya ay nag-login sa Facebook nito at from time to time ay iniiba ang profile picture at nagre-reply din sa mga comments. Kapag ang kamag-anak o kaibigan naman ang tumatawag sa cellphone nito, nagre-reply din siya through text na busy o kasalukuyang on a difficult times kaya hindi niya masagot ang mga tawag. Katulad ng ginawa niya kay Mr. T, nag-apply din siya ng loan under her name. Siya ay namuhay sa pera at bahay ni Miss J. At dahil dito, siya ay tinawag ng mga netizens na the real parasite psychopath na base sa award-winning movie na Parasite. Napag-alaman din ng kapulisan na sila pala ay may utang na about 300 million won kay Miss J na maaari ding dahilan ng krimen. Ang katawan ni Miss J ay sinubukang i-recover ng mga kapulisan. Sa kabila ng hirap, higit lalo na January noon at ang ilog ay nagyeyelo, effort kung effort pa din para makita ang labi ni Miss J. Unfortunately, sila ay bigo sa kanilang search. Tinanong muli nila si Lee at sa pagkakataon na ito, sinabi ni Lee na hindi niya itinapon sa ilog. Bagkus ay binaon niya sa isang hukay sa may riverside. Ang mga otoridad ay gumawa muli ng search, ngunit sila ay bigo pa din. Si Lee ay obviously pinaglalaruan lamang sila at feeling na siya ang nasa upper hand at ang mga pulis ay sunod-sunuran lang sa mga sinasabi niya. Sa kagustuhan na matagpuan ang labi ni Miss J, for a third search ay isinama na nila si Lee para ituro nito ang eksaktong lokasyon ng pinaglibingan, ngunit wala pa din silang natagpuan. Ang South Korea ay may law na nagbibigay ng photo rights sa mga suspect na hindi pa proven guilty. Kapag hindi nila gusto na maging public ang kanilang litrato, ang mga otoridad ay hindi maaari na magbigay nito. Nang araw na dinala si Lee ng mga otoridad for a third search, siya ay nakuna ng media for the first time. Kalaunan, ang kanyang litrato ay na-release na din sa publiko for public awareness at dahil na din sa kanyang pag-amin sa ginawang krimen na exemption sa law na yon. Ang pangalang Lee Ki-yang ay naging isang huge figure. Hindi iyon dahil sa isang aktor na kanyang kapangalan, kundi dahil sa na-release niyang litrato. Hindi makapaniwala ang mga tao na ang isang 31 years old, good-looking guy ay kayang gumawa ng ganong klaseng krimen. Dito na siya nabansagan na the K-pop killer. Dahil hindi maaari mag-release ng litrato ang mga otoridad, diskarte na ng mga media kung paano sila makakakuha nun para i-release sa publiko. Karaniwa na ang kanilang kinukuha ay mga old photos dahil sa hindi pa iyon heavily edited at madalas na ang nakukuha nila ay yung mga pictures sa school yearbook o kaya naman ay sa ID picture. Si Lee ay actually 20 years old lamang sa inilabas na litrato na ito. Kung ito kaya ang inirelease na litrato, madadamay pa kaya ang K-pop? At pag-uusapan pa kaya kung bakit nagawa niya ang nagawa niya? Isang interesting na bagay pa ang nalaman ng pulis kay Lee. Bago nangyari ang krimen kay Mr. T, si Lee ay nasa labas kasama ng kanyang mga kaibigan sa isang restaurant ng Trinis at tanungin ng mga kapulisan ang kanyang mga kaibigan. Nalaman nila na hindi naman pala kilala ng mga ito si Lee. Nang araw na yun, nilapitan sila ni Lee at nag-offer ng pagkain at inumin for free sa kondisyon na sasamahan nila si Lee sa ibang restaurant at doon kakain. Ang mga kabataan na nasa early 20s ay of course pumayag dahil syempre, libre yun. Nang sila ay mga nakaupo at kumakain na, si Lee ay nagkwento sa kanila ng kung ano-ano. Siya daw ay mayaman at ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng ilang mga buildings. Ang weird pa dito, tinanong sila ni Lee kung kaya ba nila na pumaslang para sa $1,000,000. Dahil sa malakas na ang hangin at wala nang patutunguhan ang usapan, tinapos na ng mga kabataan ang kanilang pagkain at iniwan si Lee.
Ilang minuto ang lumipas, si Lee ay nasa labas at nakikipag-away na sa mga kabataan na yun. Nang tanungin ng mga otoridad ang mga kabataan, sinabi nila na si Lee daw ay mahirap kausap at tumiikot sa kanyang sariling mundo. Sa patuloy na investigasyon, ang mga otoridad ay napag-alaman din na si Lee ay 2 beses nang nagpakasal. Ang mga pagsasama na ito ay nagtagal lamang ng 2 taon kung saan nagkaroon pa siya ng anak sa kanyang unang asawa. Nang imbestigahan ng kapulisan kung nasaan ang kanyang anak, lumabas na wala naman pala siya talagang anak. Isang picture ng anak ng isang kaibigan ang ipinapakita niya at ipinangangalandakang anak niya daw yun, pero hindi naman. Questionable din kung paano na itawid ni Lee ang 2 kasala na yun dahil ang traditional wedding sa Korea ay worth a fortune. Saan siya kumuha ng ipinanggastos doon dahil wala naman siyang matinong trabaho at hindi naman mayaman ang kanyang pamilya para suportahan siya. Kinatasan din ba niya ang mga ex-wives niya? Sa loob ng kanyang apartment, napakaraming belongings ang nakita ng mga otoridad na hindi pagmamay-ari ni Lee, maging ng GF niya o ni Miss J. Sa ideya na maaari may mga biktima pa, ang mga otoridad ay tirinak ang kanyang cellphone record ng buong taon. Napag-alaman nila na si Lee ay nakipag-contact sa 380 na mga katao. Karamihan ng mga pag-uusap ay tungkol sa mga gawa-gawang istorya ni Lee at karamihan din ay para makapang-akit ng babae. Ang mga kapulisan ay nakipag-ugnayan sa mga tao na yon para makasigurado na din na sila ay mga buhay pa. Napag-alaman din na si Lee ay hindi lang pala ubod ng sinungaling, siya ay magnanakaw din pala. Ayon sa ginawang pagsusuri, si Lee ay may narcissistic personality. Siya ay mayroon ding Ripley syndrome, isang antisocial personality disorder kung saan ang isang tao ay mahilig gumawa ng mga kwento at magsinungaling. Ang pagkakaiba lang nito sa mga taong mahilig lang magsinungaling, ang mga taong may Ripley's ay hindi kayang paghiwalayin ang realidad sa kanilang kasinungalingan, kaya buong-buo nilang pinaniniwalaan ang mga kasinungalingan. Sila ay prone din sa physical violence. Ang mundo ni Lee ay umiikot sa pera at gagawin niya ang lahat para sa pera. Ang konklusyon, si Lee ay isang psychopath. May 19, 2023, nang matapos ang trial para kay Lee, siya ay nasentensyahan ng life imprisonment sa pagpaslang kay Miss J at Mr. T. Ang prosecution ay nagdemand for death penalty, ngunit kinonsider ng korte ang pag-amin ni Lee at nagbigay din ng 30 million won sa bawat pamilya ng biktima, kaya hindi siya nabigyan ng death sentence. Bago isara ang ating pahina, shout out po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!